Example number 22. The short concrete post in figure is reinforced axially with 6 symmetrically placed steel bars, each 600 mm squared in area. If the applied load P is 1000 kN, compute the stress developed in each material. Use the following moduli of elasticity. For steel, E is equals to 200 GPa. For concrete, E is equals to 14 GPa. So, ang example na to ay statically indeterminate members. So, hindi natin basta-basta makukuha yung force acting sa bawat members. Kasi nga, indeterminate siya. Pag sinabi natin kasing indeterminate, it means that mas marami yung support natin kaysa sa force natin. Though, parang ganito yan. Pag binigyan ka ng two unknowns, kailangan mo ng two equations. So, pag makuha mo yun, masolve mo yun agad. Pero dito sa natin, we have mas marami yung equations natin kaysa sa unknowns. So, hindi natin agad-agad. O in this term, mas konti yung equation natin kaysa sa unknown. So, start na tayo. Since dalawa yung material natin, concrete daw tsaka steel, na tayo. Submission forces, vertical. Up is equals to down. So, since tawagin natin force ng steel plus force ng concrete is equals to 1,000. Tama ba? Kasi, submission forces. Iba yung force na i-resist ng steel, iba rin yung force na i-resist ng concrete. So, dito sa equation na to, derived tayo na isang equation. P steel is equals to 1,000 minus P concrete. Tama ba? Tama. So, tawagin natin equation 1 to. So, ang pinapahanap sa atin ay yung stresses sa steel tsaka sa concrete. Pero, since may alam tayo na yung deformation ng steel ay equal sa deformation ng concrete. Kasi nga, yung post natin ay pag binaba mo yan, yung deformation ng dalawang material is same lang. So, ito yung equation natin. Deformation of steel is equal to deformation of concrete. Kasi nga, for example, ito yung ito yung concrete post natin, for example lang ha. Tapos, ito yung, for example, ito lang, ito yung steel natin. Medyo mababa yung . So, ito yung natin, pag nag-apply ka ng force, yung deformation ng dalawa, sabay, equal lang. Kasi nga, magde-deform sila according to the force. Wala namang, hindi naman iksabihin nun na mas maikli yung deformation ng steel o mas mahaba yung deformation ng concrete. So, it means that pag in-apply mo to sa centroid, yung dalawa, kasi nga may plate sa taas ibig sabihin, yung buong area niyan ay sakot ng force. So, pag nag-deform yung dalawa, equal yung deformation nila. Yun yung dapat unang maintindihan nyo para makuha natin yung mga alam natin yung susunod na mga gagawin. So, ano ba yung formula ng deformation? Diba? PL over PE. Para to sa steel. So, meron rin tayong para sa concrete. So, may equation na tayo. Muna nating hanap. So, diba napansin nyo na yung P over A is stress yan, diba? Itong dalawa. So, pwede rin nating tawaging ganito. Stress
over E. Since alam natin P over A is stress. So, ano lang ah, para mas madali nyo maintindihan. So, susunod, napansin nyo na yung length ay the same. Kasi nga, yung length ng ano, so pwede natin i-cancel yung length, no? Cancel na lang natin. Kasi nga, same yung length natin. So, ang magkakaiba na lang is sa P. So, since na-derive sa steel, P steel, over, anong area ng steel natin? Di ba yung steel natin ay 600 mm daw ang area each? So, 6 times 600. Kasi nga, 6 pieces yung ano natin eh. Ano ang E? Di ba 14 times 10 raised to 3. Kasi GPA magiging MPA. So, since may na-derive tayo kanina na P steel is equals to 1,000 minus force ng concrete. Ito yung na-derive natin. Di ba may P steel tayo? Ito yung gagamitin natin dito para makuha natin yung force acting on concrete. So, P concrete all over area. Anong area ng concrete? Yun yung tanong. So, di ba may dimension tayo na 300 by 300? So, 300 squared minus, may ma-minus tayo kasi may area yung steel natin. Ma-minus natin sa area ng steels para makuha natin yung area ng concrete. Kasi yung 300 by 300 may halong steel. So, minus 6 times 600 times 200 times 10 raised 3. Ano guys, ano lang, yung length dito kasi, kina-cancel natin kasi yung length ay equal lang. Pero sa ibang problems, possible na magkakaiba yung length. Kaya ay, ano lang ah, ingat-ingat lang. Baka kasi ay i-cancel nyo lahat ng length sa sunod ng mga problems. Dito lang yon. Dito lang yun sa ano na. So, sunod natin, ano yung ano natin? P para sa concrete. Calculate nyo na lang ah. So, ang P natin is 626.8657 kilonewton. So, nakuha na natin yung para sa concrete. So, input lang natin ulit dito sa equation na to, makakuha natin yung para sa steel. Ano sagot? 373.1343 kilonewton. Yun. Nakuha na natin yung ano, yung forces para sa concrete tsaka sa steel. Ulit lang ha, para lang tong reaction. Since may load tayo, kukunin natin yung reaction acting, parang ano yan, parang support A tsaka support B. In this case, support steel, support concrete. So, ito yon. Mas malaki yung force na ikikerry ng concrete kaysa sa steel. So, pag hindi yan nag-equal sa 1,000, ang sagot may mali na. So, double check ulit ha. So, ulit, equal yung deformation natin. Kasi nga, same ang force natin sa plate. So, pag binaba mo yun, magsisame yung deformation. Magkaiba man yung material. Yun na, magkaiba man yung material, same pa rin yung deformation nila. Based sa problem natin. Kasi nga, pag-iisipin mo na pag binaba mo yan, pag nag-compress yan, same lang yung deformation nila. So, next na natin is, kunin natin yung stresses on concrete at steel. So, nakuha na nga natin yung force acting on concrete tsaka steel. Kunin na natin yung stresses. So, kunin na natin yung stress para sa concrete. Force para sa concrete. Area ng concrete. So, stress ng concrete.
is equal to 626.8657 times 10 raised to 3 para kilo, para newton na. Yung area. Ulit, yung area is 300 squared minus 6 pieces ng steel, kasi nga yung post natin ay may halong steel, times 600, kasi yung area ng steel natin each 600. So, mm squared to. Steel, stress ng concrete is 7.255 MPa. Yan na yung ano natin para sa concrete. So, next, steel. Stress of steel is equals to force of steel all over area of steel. So, force of steel is 73.143 times 10 raised to 3 para newton all over area ng steel. 6 times 600. Yun na. Para maging mm. Ang stress sa steel is 103.6488 MPa. So mas malaki yung experience na mas malaki yung experience na stress ng steel, kasi nga mas maliit yung area ng steel. Even though na mas maliit yung force na na-experience ng steel compared to concrete, factor pa rin yung ano natin, yung area natin. So ano lang guys ha. Mas malakas yung concrete pagdating sa compression kaysa sa steel. So, ito na guys, yung stress natin sa concrete is 7.255 MPa and sa steel naman is 103.648.